guys! It's Goy Tamayo and welcome back to my channel. Noong nakaraan kong mga videos ay napag-usapan natin kung kailan tumataas at bumababa ang presyo ng mga na-harvest nating mga itlog. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung magkano ang presyo ng RTL o Ready to Lay Chicken dito sa Pilipinas. Paalala lang guys, sa mga nagpaplano dyan na bumili ng RTL para sa kanilang layer poultry business, ay panoorin nyo muna ang video ito. Pero bago natin malaman ang presyo ng RTL dito sa Pilipinas, ay dapat muna nating alamin kung ano-ano ay yung mga factors at instances na nakakapag-contribute sa halaga or cost ng isang ready-to-lay chicken. Una ay ang presyo ng sisiw. Isa ito sa major factor na nakakapag-contribute sa halaga ng isang ready-to-lay chicken. Yung presyo ng mga sisiw ay nagdedepende din sa breed or klase ng mga layer na sisiw. So, iba-ibang breed ay iba-iba din ang kanilang presyo. Isa din sa nakaka-apekto sa presyo ng sisiw ay ang pinanggalingan or source ng mga ito. Ang sisiw ng isang layer na manok ay nag-range ng 55 hanggang 65 pesos per chick. Ikalawa ay ang transportation cost. Ito ay ang ating mga expenses para ma-travel natin yung ating mga sisiw galing sa source papunta sa ating poultry. Sa transportation cost din natin nilalagay ang ating mga expenses sa pagdi-deliver ng ating mga RTL papunta sa ating mga client. Isa din sa mga factors na nakakapag-contribute sa cost o halaga ng isang ready-to-lay chicken ay ang feed consumption nila. Ang isang malusog o healthy na manok ay umuubos o nagkukonsume ng 5,950 grams o halos 6 kilos na feeds from day old up to the point of laying period. Kung halimbawa nasa 30 pesos per kilo ang halaga ng feeds, ay aabot sa 180 pesos ang gagastusin mo or i-spend mo sa pagpapalaki ng ready-to-lay chicken. So guys, sa mga interesado pong malaman ang feeding program ng isang layer chicken, ay meron po akong videos noon. Paki-check na lang po sa aking mga videos. At ilalagay ko din sa description box below ang link ng video na yun. Another factor na nagko-contribute sa cost o halaga ng isang RTL ay ang vaccination expenses. Sa 1,000 heads na manok, ay gagastos tayo ng more or less 25,000 pesos sa vaccination expenses. So, cover na dito ang mga vaccines na ibibigay natin from day old up to the point of laying stage. So, meaning, sa pagpapalaki ng ating mga RTL, ay mag-i-spend tayo ng 25 pesos per head sa vaccination expenses pa lang. So guys, kung gusto niyo pong malaman ang full vaccination program na sinusunod ng aming poultry, ay meron po akong video yun. At isusulat ko lang din po sa description box below ang link ng video na yun para mabilis niyong mapanood. Ang medication program ay nagvavary sa breed at source ng ating mga sisiw. So I would suggest na kung saan niyo nakuha or nabili yung inyong mga sisiw, ay kausapin nyo na kung pwede ay bigyan kayo ng medication at vaccination program na rin para sakto or tama yung mga medication at vaccination na ilalagay nyo sa breed ng sisiw na nabili nyo. We also have other expenses na nakaka-apekto or nakakadagdag sa cost o halaga ng isang RTL. So isa dito ay yung mga expenses natin sa pag-maintain na mainit na kulungan o mainit na environment ng sisiw, especially during brooding period ng ating mga sisiw. Since importante talaga na makuha ng ating mga manok ang kanilang desired heat requirement, ay bumibili tayo ng uling dahil ito ang ginagamit natin para makaproduce tayo ng enough source of heat para sa ating mga sisiw. So sa aming poultry ay nag-spend kami ng 10 to 15 sacks na charcoal or uling sa aming 1,000 heads na sisiw. Mas maganda din kapag meron tayong enough na heat para sa ating mga sisiw kasi nakaka-apekto ito sa kanilang paglaki or kanilang growth. At syempre ay dinadagdag din natin sa ating cost yung expenses natin sa electricity. So, importante na meron din tayong enough na light sa ating brooding house at grower house kasi nakaka-apekto din ito sa reproductive maturity ng ating mga
RTL. So guys, kapag meron kaming mga sisiw ay umaabot sa 3,000 hanggang 5,000 pesos yung bill namin sa electricity sa poultry. Pero sa mga succeeding months ay bumababa din ito kasi bumababa din or umiiksi din ang lighting requirement ng ating mga alagang sisiw. At guys, sa mga interested malaman ang lighting program ng aming poultry, ay meron din akong video about sa lighting program ng layer poultry chicken. Sinasama din natin sa cost ng isang RTL ay ang water consumption nila. So hindi lang yung mga tubig na naiinom nila or iniinom nila yung dapat nating mai-compute, kundi pati na rin yung mga tubig na ginagamit natin sa paglilinis ng brooder at grower house at iba pang mga facilities para ma-maintain ang kaayusan, kalinisan at good sanitation ng ating building. Kasama din ang labor expenses sa cost ng isang RTL. So yung sa amin, nasa 1,000 hanggang 3,000 heads ay kaya pa ng isang tao. So depende din yun sa structure ng building at facilities nyo. Kagaya ng ibang mga poultry, yung mga medyo high-tech na poultry na halos automated na lahat, ay kahit isang tao lang ay pwede nilang ma-manage or maalagaan ang nasa 5,000 hanggang 10,000 na sisiw hanggang sa paglaki nila. Aside sa mga taong nag-aalaga sa ating mga sisiw hanggang sa lumaki sila, ay nag-hire din tayo ng mga taong makakatulong sa atin sa pag-deliver ng ating mga RTL papunta sa mga poultry o sa mga client na kumuha sa atin. So guys, meron din tayong mga maliliit na expenses na kung saan bahagi pa rin ito ng cost o halaga ng isang RTL. So bago natin mailagay ang ating mga sisiw sa ating brooding house, ay chine-check natin kung okay ba yung condition ng building. Like for example, if meron i-repair ng mga screen, ng mga kahoy, or papalitan ng mga trapal. So na-add up din yun sa cost o halaga ng isang RTL. So guys, yun ang ating mga major at minor factors na nakakapag-contribute sa cost o halaga ng isang RTL. Kaya kung mapapansin nyo ay medyo magastos at malaki talaga yung risk ang pagpapalaki ng isang ready-to-lay chicken. So since we are dealing with livestock, hindi talaga nating maiiwasan na magkaroon ng mga losses, lalong-lalo na kapag meron tayong mga mortality. So hindi na talaga natin yung maibabalik yung mga namatay na mga alaga nating mga manok. So guys, ang tanong, magkano ba talaga ang tamang presyo ng ready-to-lay chicken o RTL dito sa Pilipinas? So based from my computation and experience sa pag-aalaga ng ready-to-lay chicken, ito ay nasa 350 hanggang 400 pesos. So guys, ito po ay based lamang sa aking personal standard price ng RTL. Binase ko din ito sa aking sariling computation at experience. Maaari po na magkaiba kaming presyo ng ibang supplier ng RTL. May mga ilang tips din ako na gusto kong i-share sa inyo bago kayo bumili ng ready-to-lay chicken or RTL. So una, ay dapat nyong siguraduhin legit ang tao at company ang kakausapin nyo sa pagbili nyo ng mga RTL. Kasi guys, meron tayong mga kumakalat na mga farm ngayon, online farming na mga scam. So be careful lang po kayo sa mga ganoong modus. At guys, para sa akin ay kailangan talaga nyo makapag-farm visit para malaman nyo na nag-exist talaga yung farm. May mga hayop or may mga manok na nakalagay kung saan yung exact location ng farm. At malalaman din nyo kung sino yung mga tao behind the farm or sino yung may-ari ng farm. At machi-check nyo din kung kumpleto ba ng documents about legalities yung farm na katransact nyo. At isa pang importante ay dapat siguraduhin nyo na nasa tamang edad yung mga manok na i-deliver sa inyo. Hindi yung masyadong bata at hindi din yung masyadong matanda na naman ang i-deliver sa inyo. So guys, may i-share ako na ilang characteristics ng isang manok or ng isang RTL na nasa tamang edad. Number one, ay dapat hindi masyadong malapad at hindi din masyadong maliit at kulay pula ang palong ng ating mga RTL. Dapat
makinis at makintab ang balahibo ng ating mga ready to lay chicken. At hindi pa dapat masyadong mahaba ang kuko ng ating mga nasa tamang edad na RTL. So in our case, ay dinideliver namin ang mga ready to lay chicken sa client 1 week before sila mangitlog. May mga nababasa akong comments sa comment section ng mga videos ko na nag-o-offer ng 200 hanggang 250 pesos yung presyo ng RTL. So guys, kapag makareceive kayo ng mga ganong halaga lang ng RTL, yung nasa 200 to 250 per head, ay hindi ako sure na makakaproduce yan ng ini-expect nyo na result. Kasi unang-una, siguro kulang yan sa pagkain, kulang yan sa vaccination, kulang yan sa medication, at yung mga facilities na ginamit dyan para sa pagpalaki ng RTL ay hindi masyadong maganda. So I'm sure magkakaproblema talaga kayo yun later on kapag nangitlog or nag-start ng pangitlog ang mga RTL na yan. So yung inakala nating makakatipid tayo ay baka sa bandang huli ay magkaproblema tayo at eventually baka malugi pa tayo. At dapat guys ay maging careful din tayo when it comes to pagbayad o yung mga payment na binibigay natin sa supplier. Kasi yung mga supplier ng RTL, lalo-lalo na yung iba na dumadaan pa sa agent, ay humihingi yan sila ng mga reservation fee at booking fee. So usually niyan ay nasa 20 hanggang 50% ng total na price ng RTL kung magkano at kung ilang piraso ang RTL ang bibilhin nyo. Yun yung kumbaga down nyo sa supplier o sa agent. So dapat meron kayong mga documents niyan na papirmahan nyo sa supplier o sa agents, mga kontrata na nagpapatunay na nag-down kayo o nagbayad kayo ng reservation at booking fee. Sa mga interested talaga na mag-business ng layer poultry, i-consider nyo po yung mga tips na binigay ko kapag ang plano nyong starting livestock ay ready to lay chicken. So hindi po talaga basta-basta madali ang pagpapalaki ng isang ready to lay na manok. At guys, gusto ko rin pong pasalamat sa suporta at pagtangkilik nyo sa channel na ito, Dwight Tamayo channel. Nasa mahigit 10,000 subscribers na po tayo. So patuloy po natin pag-aralan at i-share ang magandang opportunity na dala ng layer poultry business dito sa Pilipinas. At sa mga mahilig dyan sa makeup at beauty tips, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-subscribe ang channel ng aking fiancé, Tin May Arsenas. At sa mga interesado dyan magsimula ng layer poultry business, huwag nyo rin kalimutan na i-like, i-subscribe, at pindutin ang bell sa channel na ito, Dwight Tamayo, para ma-update po kayo in case na meron akong mga bagong video. At sana guys ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!